At ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito ang pangatlong kabanata ng ating kwento na pinamagatang Pag-asa ng Bayan sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Mabuti na lang at mabait yung superintendent. Kundi, matutuloyan ka ng matanggalan ng lisensya. Oo nga, ate. May pagpapatuloy ko na ang pagtuturo para matupad ang pangarap ko na magturo ng mga magagandang asal sa mga bata para sila'y magiging kapakipakinabang sa lipunan. Dahil sa ayaw at sa gusto natin, sila ang pag-asa ng ating inang bayan. Kung hahayaan lang natin sila sa kanilang maling ginagawa, wala silang mararating. Sandali lang. Tumatawag ang kuya mo. Sasagutin ko sandali. Adonis! Bakit? Ano ba itong nakagagulat na nabalitaan ko, ha, Pining? Ha? Ano ba yung nabalitaan mo? Si Tintin. Pinatanggalan na ron ng lisensya. Kanino mo narinig ang balitang yan, Adonis? Sa social media. Nako, Adonis. Totoong nag-viral si Tintin sa social media noong nakarang linggo dahil napikon siya kina Boy at Bonjing. Oo, kuya. Sobra na sila kasi. Binabastos na nila ako eh. Paano kanila babastusin? Paano sila nakapasok sa klase mo? Kasi kuya, kasama sila sa mga estudyante ko. Ano? Kasama sila sa estudyante mo? Oo, kuya. At saka, binabastos nila ako. Nag-dirty finger sila sa akin habang nagpapakilala ako sa kanila sa mga pupils ko. Kahit sinong guro naman siguro eh, magagalit sa ginawa nila. Ano? Nag-dirty finger sila sa'yo? Oo, kuya. Kung wala nga lang makakakita eh, baka pinagbubugbog ko na sila. I-apply ko sa kanila yung natutunan ko sa judo karate. Ganun palang nangyari, ha? Sige. Uuwi ako dyan sa atin. Ngayon din. Ha? Uwi ka, Donis? Aba, bakit? Ibigyan ko ng leksyon ng dalawang yan. At kung hindi sila hihingi ng tawad sa'yo, Tintin, papatayin ko sila. Kuya! Sandali. Nag-viral na video ni Tintin ito. Ang pinag-uusapan ng mga Marites na yan. Nakakainis. Nahuhumali na naman si Kapitan sa Tintin na yon. Matulis talaga ang matandang yun. Pero kahit ganun siya, humahanga pa rin ako sa kanya. Pero nasasaktan ako kapag may ibang babae na kausap. Bakit kaya ganito ang nararamdaman ko? Bakit? Hindi na nakapagtataka kung bakit laging naglalasing si Ate Punyang. Talaga palang mahilig sa chick si Kapitan. Pero kahit ganun pa man, hindi ko maiwasang ma-inlove sa kanya. Nakakainis. Bakit ganito ang nararamdaman ko sa kanya? Bakit? May tumatawag sa cellphone ko. Si Upong pala. Ang mabuti pa, sasagutin ko kaagad. Papupuntahin ko dito para i-date niya ako. At maibsan ng konti ang sama ng loob ko kay Kapitan. Hello! Upong! Ikaw ba yan? Magsalita ka naman! Hello! Punta ka rito! Dalian mo! Sige! Bye! Good morning,
class. Our topic for today is about obstacles for true love. Alam nyo, mga dalaga at binata na kayo, kaya dapat ninyong malaman ito. Sige po, ma'am. Interesado kami sa Often, true love is hard to find. There are so many obstacles in life that withhold us from giving and receiving love. Unbelief, pain, experiences from the past, suspicion, possessions, dignity, and fear. Evangeline, stand up. Yes. What is your obstacle? Just take some time to find out for yourself. You may overcome your barriers to find true love. Madam Tintin Sexy, ako na lang ang sasagot niyan. I love you. Oo, madam. Ako din. Kami muna ang sasagot kasi type ka namin talaga. Wow! Sisi mo talaga, Madam Tintin. Kayo na naman? Nandito pa kayo? Get out of my class! Huh? Get out of here! Right now! Ayan! Malapit nang maluto itong merienda na inihanda ko para kina Bunjing at Boy. Maganda yung naisipan nilang ipagpatuloy nila ang kanilang pag-aaral. Kapag nakatapos sila ng junior high school, pagpapatuloy nila hanggang senior. Lola Insiang, nandito na kami. Oo, Lola Insiang, nandito na kami. Eh, bakit umuwi na kayo? Eh, di ba sabi ko sa inyo kanina, ihintayin nyo na lang ako dun sa school at ihahatiran ko kayo ng merienda doon. Pinauwi na kami ng guro namin eh. Pinagsisigawan kami. Pinahiya kami sa mga kaklase namin. Oo, Lola. Tamang sinabi ni Paring Boy. Pinahiya kami. Pinili kaming pinalaban sa room. Pinagtawanan tuloy kami ng mga kaklase namin. Ano? Ginawa na naman sa inyo ng guro ninyong si Tintin? Oo, Lola. Kaya ayaw na namin pumasok. Nahihiya na kami sa aming mga kaklase. Ah, hindi pwede. Hindi pwede yan. Kailangang maisumbong yan kay Idol Senador Jubeno. Ang babaeng yon, sumusubra na siya. Opo, Lola. Pinagbabato pa kami ng sapatos niya. Hindi pa nakontento eh. Pati yung trash can ibinalibag sa amin. Ano? Ay, nako. Sobra na talaga. Nakakainis. Ah, sige. Halay kayo. Pupunta tayo kinakagawad Asyong at ikwento ninyo sa kanya ang ginawa ng Tintin na yon sa inyo. Halay kayo. Bilisan ninyo! Oh, Pining, kumusta na yung kaso ni Tintin? Sa awa ng Diyos eh. Nasolve na ang problema. Kinausap ni Adonis yung superintendent. Ipinaliwanag niya ang pangyayari. Ipinakita niya yung video. Naniwala si superintendent na walang kasalanan si Tintin. Ginawa lang niya yun para madisiplina ang mga estudyante. Ay, mabuti naman kung ganun. Akala ko eh, makakarating pa sila sa korte. Yun sana ang gusto ng mga magulang. Pero kinausap na sila ni superintendent. Pinaliwanagan ang mga magulang at naintindihan din sila. Ay, mabuti naman kung ganun. Ang hirap din ang kalagayan ng mga guro, ano? Oo nga eh. Iba na kasi ang panahon ngayon. Noong araw, kapag pinalo ka o pinagalitan ka ng guro,
Eh, huwag ka nang magsumbong sa mga magulang mo. Kundi, makakatikim ka pa ng palo. Nako, tama yung sinabi mo, Pining. Naranasan ko yan noon. Biruin mo ha, pinagalitan ako ni Madam Uklay noong araw dahil madaldal daw ako sa klase. Nakarating yan sa nanay ko. Naku, alam mo ba, pinalo ako. Ako rin eh. Nasubukan kong pinalo ng madam ko noon dahil dinuraan ko yung kaklase kong lalaki na nagnakaw ng ballpen ko. Isinumbong ako ni Kunasa dahil kaklase ko siya noon. Pagdating ko ng hapon, nakahanda na pala ang pamalo ng lula ko sa akin dahil isinumbong ako ni Kulasa sa kanya. Sumbungera rin pala si Kulasa? Oo, sobra. Alam mo, lagi siyang umiinom noon ng serbesa. Pero kailanman, hindi ko siya isinumbong sa nanay niya. Kung hindi ko lang siya itinuring ng matalik na kaibigan, naku, isinumbong ka na sana siya para makaganti ako. Tapos, may ginawa pa siyang hindi ko makakalimutan hanggang ngayon. Eh, ano naman yun? Inagawan ako ng jowa. Ano? Principal, si Mr. Douglas Barako. Ha? Bakit daw ako pinapatawag? Ewan ko po, ma'am. Sige na. Pumunta ka na sa office niya. Dahil naghihintay na siya, ma'am. Okay. Salamat, ha. Sige, pupunta na ako sa office ni Mr. Douglas Barako. Ano kayang sasabihin niya sa akin? Bahala na. Basta pupunta ako sa office niya. Ay nako, hindi nakalaki yan. Pumasok ka na. Good morning po, Sir Douglas. Oh, Miss Tintin, napakarami ng estudyante at parent ang nagreklamo dahil sa ginawa mong pamamahiya. Ha? Eh, ginagawa ko lang naman po ang alam kong tamang pamamaraan ng pagdidisiplina sa kanila. Dahil kung hayaan ko na lang sila sa maling ginagawa nila, sir, magiging pag-asa pa kaya sila ng ating inang bayan? Ay, hindi ko na kailangan ang mahabang paliwanag mo, Miss Tintin. Dahil, you're fired! Sir! Nyay, plitik, nole. Ayste, ito ang pamasahe ko. Salamat, tuloy, sir. Thank you. Nandain siyang, kumusta na ang lakad nyo? Ay, ayos na, boy. Kinausap ko na ang principal ng Naghingaluan National High School at isinumbong ko na ang ginawang pamamahiya sa inyo ni Tintin. Ha? Anong sinabi sa inyo ni Mr. Douglas Barako, Lola? Sabi niya, aaksyonan daw niya kaagad ang sumbong ko. Ayon sa kanya, hindi lang daw ako ang nagrereklamo kay Tintin. Marami na raw parents na kumausap sa kanya sa mga ginagawa niya. Eh, mabuti naman kung ganun, Lola. Talagang sumusobra na siya. Sobra na siyang mamahiya. Parang ayaw na namin ni Pare Bonjong pumasok sa klase niya eh. Dahil sa ginagawa niyang pamamahiya sa amin. Huwag kayong mag-alala. Sabi ni Principal, sa loob ng linggo ito, aaksyonan na niya ang sumbong natin. Buti nga sa kanya. Kala mo kung sino na siyang napakataas ang pinag-aralan. Oo nga eh. Biglang napakayabang niya. Tingnan natin kung makapagyayabang pa siya
kapag natanggalan na siya ng trabaho. Ay, tingnan lang natin, boy. Mabuti pa si Nene. Napakabait niya. Kaya siya lang niligawan ko. Ayaw ko ng tintin na yun. Masyadong mayabang at matapobre. Eh, huwag kayong mag-alala. Ilang araw na lang, magiging parang basang sisiw niya ang tintin na yun. Eh, malas niya dahil padir yata itong nabangga niya. Bakit naman ganun, sir? Hindi ako nag-board exam. Para hindi respeto ng mga katulad nilang wala pang narating sa buhay. Ang kakapal ng mga mukha nila. Hindi pa nila nga kayang buhay ng sarili nila eh. Hindi sila marunong rumespeto. Subukan nga nilang mag-exam sa LET. Baka hindi pa nga sila pumasa eh. Sa ugali na lang yun. Hindi na nga sila matalino eh. Ang sama pa ng ugali nila. Wala silang mararating. Ako na ang nagsasabi sa kanila. Wala silang lugar sa mundo. Mga ingrato. Mga ugaling squatter. Sige, sir. Kung tatanggalin ninyo ako bilang guro, sa para lang ito, wala akong magagawa. Kundi, tatanggapin ko ng maluwag. At maghahanap na lang ako ng ibang trabaho. Siguro, mag-GGR mo na lang ako. Ayaw ko nang maging guro. Dahil sa harap na matuwang mga parents sa paraang pagdidisiplina ako sa mga anak nila eh. Naaway pa ako. Sinabi pang bobo raw ako. Bakit? Makakapasa ba ako sa LET exam kung bobo ako, sir? Sagutin mo nga ako, sir. Sagutin mo ako. Ay, nako. Tama na yan, Miss Tintin. Huwag ka nang umiyak. It's a prank! Sir? Ay, nako! Anong inyong mong sabihin, sir? Ay, sa katunayan eh. Ang daming parent na nagsumbong dahil sa ginawa mo. Pero pinatawag ko silang lahat kanina at pinaliwanagan. At karamihan sa kanila, naintindihan nila. Kaya Miss Tintin, gustong-gusto ko yung paraan ng pagdidisiplina mo. Marami kasi ang peret, ang abalang sa kanilang mga hanap buhay. Kaya hindi nila halos makausap ang mga anak nila. Hindi na nga sila nagtatanong sa anak nila kung may assignment sila eh. Hindi man lang kinukumusta ang anak nila dahil sa pagod, eh matutulog na sila. Kaya huwag ka na mag-alala, huwag kang malungkot. Dahil nasa panig mo ako! Huh? Totoo, sir? Maraming salamat, sir! Maraming salamat, sir! Anong kamualingin siya? Pinanigan ni Mr. Douglas Baraco si Tintin. Ay, oo, kagaway. Ayon sa isang magulang na nakausap ko, kitang-kita raw niya na pinatawag ni Mr. Baraco si Tintin at kinausap at sinabing nasa panig daw niya si Tintin. Kaya bigo kami, kagaway, na hindi na nila mabibigyan ng katarungan ang ginawang pamamahiya sa mga estudyante. Ang mga walang hiya. Kailangang makagawa tayo ng paraan para madiin ang tintin na yun. Gusto ko siyang magmakaawa sa akin. Eh, anong gagawin natin, kagawad? May naisip ka ba na paraan, ha, kagawad? Sa ngayon, wala pa. Pero mag-iisip ako. Hindi pwedeng hayaan lang ang tintin na yun sa kanyang mga pinaggagawa. Lalo na sa pamamahiya nila. Live pa! Eh, o nga, kagawad eh. Yung ibang estudyante raw niya, ayaw na nilang pumasok dahil nahiya sila. Teka. Ah,
tama. May naisip na akong paraan para mapalusahan ang tintin na yon. Alam ko na. Ano yung naisip mo, kagawad? Ano? Patayin na ninyo si Tintin. Susundin kaya ni Alingin Siyang ang utos ni Kagawadasyong? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Pag-asa ng Bayan sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ang tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!